Nagbabala po ang Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo na huwag isang laang mga ATM cards na pinagdedepositohan ng ayuda kapag mangungutang. Sa parehan po sa Super Radyo DZBB, mariing ipinaalala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na iligal ang sangla ATM sa mga cash transfer subsidy program. Kabilang po sa mga parusa ang pagbabawal na makasali sa iba pang katulad na programa. At hinihikayat din ni Gatchalian ang publiko na magsumbong sa ahensya kung may malalamang ganitong paglabag. Sa 2022 survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 2.6% ng mga nangungutang sa bansa ang nagsasangla ng kanilang mga ATM card. Nag-abiso ang BSP sa lahat na delikadong ibahagi ang ATM card at personal identification number o PIN sa iba. Mahihirapan daw kasi ang cardholder na i-monitor ang mga ATM withdrawal at pwedeng mag-withdraw ng mas malaki sa aktwal na utang. Mari raw direkta magtanong sa mga bangko o financial institutions tungkol sa mga loan agreement para makaiwas sa panloloko. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, mari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.